Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Matumala ang bentahan ng murang bigas sa ilang pamilihan dahil umano sa reklamo sa kalidad nito. Samantala, ilang bigasan naman sa trabaho market pansamantalang nagsara dahil limitado raw ang supply ng murang inventaryo. Ang balitang A to Z mula kay Kim Salinas. Sa pag-arangkada ng murang bigas, alinsunod sa utos ng gobyerno, siya namang pagsasara ng ilang bigasan sa trabaho market sa Maynila. Hindi ko lang po mabilang kasi marami pong mga nagtitinda rin ng bigas na nakapaligid dito na yung iba po nakabukas, yung iba naman ay nakasara. Ang dahilan ayon sa ilang kapwa retailer ay ang kawalan ng supply ng murang bigas na regular at well-milled. Nakakuha po kami ng 3 sako, yun lang daw po ang alokasyon sa bawat isang tindahan dito sa Metro Manila ayon doon sa aming pinagkunan. Kaya nagkaroon po kami ng display na 41 at 45. Problema din ngayon ng mga rice retailer dito ang matumal na pagtangkilik sa murang bigas. Dahil kung sa ilang pamilihan, dagsa ang bumibili at limitado ang pwedeng ibenta, sa kanila raw, hindi nila kailangang limitahan ang pwedeng bilhin ng kada mamimili dahil kakaunti lang rin naman ang may gusto sa murang bigas. Yung iba, hindi bumibili dahil iba raw po yung amoy kaysa dun sa bigas talaga natin na masarap kainin. Ito daw po parang luma, para daw pong nabasa. Kaya ayaw nung iba. Ito din ang reklamo ng isang consumer na si Aling Susan kung bakit hindi tinatangkilik ang murang bigas. Yun lang, madilaw. Saka may amoy. Saka hindi buo. Ito kasi buo. Durog yun eh, durog. Bagamat mas mahal ng 9 piso ang binili niyang bigas, mas mainam na anya ito. Kaya pakiusap niya lang sana sa gobyernong Marcos Jr. Pwede sana kung magbigay naman lang sila, di ganda-gandahan na nila. Kasi syempre, di ba, pagkain yun eh. Kahit nawala ka ng ulam, basta masarap yung bigas mo. Ay, kanin mo, okay lang. Samantala, sa Kadiwa store naman ng Pangulo sa mismong tanggapan ng Department of Agriculture, wala ring makitang supply ng murang bigas. Taliwas sa inaasahan ng mamimili na dito ito unang matatagpuan. Nadidismaya po na nag-expect po sila na palagi po dito may bigas, pero ngayon po wala. Pasubali naman nila na sa susunod na linggo ay posibleng magkakaroon na ng supply. Kasabay naman ito, kinalampag naman ang grupong kasamahan ng Maralitang Pilipino o Kampilan ang kagawaran na dala ang isang kalderong lugaw na sumisimbolo nila ng kanilang hirap na nararanasan. Isang beses na lang nagsasaing at hindi pa sinaing isang gatang na bigas. Kalahating balding tubig para yung tubig na kukulo ay gagawing gatas ng mga anak para ipadete at yung matitira ay bubudburan ng asin para pagsalusaluhan ng mag-anak. Para sa grupo, pakunswelo lang ng pamahalaan ng murang bigas sa lumalalang krisis ng bawat Pilipino. Anin panda mo kung patay na ang kabayo, sinisimulan pa lang ng kanyang kampanya. 20 raw ang bigas, yun pala 20 ang one-fourth. Epektibo ngayong linggo ang utos ng Pangulo na maglalagay ng price cap sa kada kilo ng bigas na 41 pesos sa regular at 45 pesos naman sa well-milled. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.